sorry. Ako sorry, hindi ko nasadya. Si Shelo talaga ang gusto mo? Pabunto mo ron, kalye dun, Shara Shelo! Shelo! Ikaw masakit yun, ha? Isa ba? Papatulan na kita. Ayaw mo talaga tumigil, Mars, ha? Ano, hindi ka pa susuko? Hindi talaga ako susuko. Hindi ako susuko dahil mahal kita. Ayaw mo pa talaga! Ulan! Shelo, tama na! Shelo, ano ba? Tama na! Kaya sinasabi ko sa'yo, Mars, tumigil ka na! Shelo! Patigilin mo na to, hoy! Wala na problema yung mga bata. Kawawa naman sila. Oo nga eh. Binuwi mo si Josephine. Mag-isa niyang nilalabanan yung mga kalaban. Tapos mag-isa rin niyang inaalagaan si Binoy. Oo nga. Kaya nga siguro kahit mahirap, dapat siguro magkasundo na tayo. Pipilitin kong magustuhan ka. Tigas ng mukha mo ah. Yan ka na naman eh. Joke lang. Ikaw naman... Ikaw magluto kaya tayo para sa mga bata. Para naman may pakinabang tayo dito, no? Sige. Ha? O, sige. Oh? Back. Ayan eh. Mabuti naman. Pagkasundo na kayo at tapos na ang kera. Eh, siguro naman eh, makakakilos na tayo niyan. Bakit? Nakakakilos naman talaga tayo ah. Di naman tayo naging statwa. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin eh, makakakilos na tayo para hanapin ang tiara. Para nakalimutan na natin. Tiara? Hindi ba dapat yun ang kalimutan ninyo? Ang dami-dami kong iniisip eh. Josephine, peace na kami. Hindi mo na kami dapat problemahin. Nahitay, sorry po. Hindi naman po kayo yung nakakatadgad sa problema ko. Iniisip ko kasi si Mars, si Sir Adonis, pati na lang si Kulas. Nag-aalala lang ako sa kanya. Kailangan ko na siyang bawiin. Oh! Ba't siya ka matutulog? Nasa kwarto natin. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo! Di ba pinag-usapan na natin na magkakasundo tayo? Para sa mga bata. Ah, akala ko pa naman may masama kang balak. Feeling ka, ha? Doon ka pa rin sa banig. Ako sa kama. Trial period pa lang to. Sus, naman. Hindi na mabiro. Ate Josephine! Ako! Mars! Ikaw yung nasa TV? Ikaw yung boyfriend ni Josephine, oh! Papa! Hindi po! Oy, Josephine! Di ba ako tatay mo? Opes, makinig ka! Tantanan nyo na yung mga away-away ninyo at walang mararating niya kung gagaya kayo sa amin ng nanay mo. Hindi, pero tay... Josephine, makinig ka sa tatay mo. Hindi ka naman namin pinalaki yung suwain, di ba? Ako? Alam kayo, anak. Binder, dantis, dantan. Ano? Basta. Ay, basta yung ganun na experience ko na yun. Pasalamat ka sa mga magulang ko. Kundi lumilipad ka ng paalis dito. Hindi mo na ako nagpunta dito para makipag-away. Gusto ko lang ibalik ang dati. At ito pa rin yung ipinangako ko kay Amang Suga. Kilala niya si Amang Suga? Naaalala niyo si Amang Suga? Si Amang Suga? Yung... Ano to sa Adreno ni to sa Comics ni Mars, di ba? Gusto pala kala ko nung bumalik yung pamurehan niyo. Huwag kayo maingay, hindi ko madinig yung pinag-uusapan niyo. Mars, ano ba? Ayoko nang makarinig ng kahit ano tungkol sa Kabanwa o kay Amang Suga. Dahil hindi akong takda.
hindi ako ang diyosa. Kaya kung ano man nalalaman mo tungkol sa tunay ko na pagkatao, ilihim mo na lang yun. Siyempre naman. Maasahan mo ako dun. Lalo na ngayon, alam ko na magkauri tayo. Hindi na ako alangan sa'yo. Huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa tayo. Bakit? Dahil ba kay Adonis? Walang kinalaman ng ibang tao dito. Eh, bakit hindi mo ako matanggap? Dahil hindi naman talaga akong mahal mo eh. Ang mahal mo, si Jose Cielo. Ikaw si Cielo? Sino mo si Cielo? Ako! Oh, hindi ikaw ang mahal ko. Eh hindi nga, ako nga si Josephine. Ang matagal lang nasa harapan mo na hindi mo pinapansin. Ang matagal lang nagmamahal sa'yo. Pero hindi mo ako matanggap bilang Josephine dahil ang gusto mo, si Jose Cielo. Oo nga, sino ba si Cielo? Ako nga! Oh, di ikaw nga. Alam mo, para lang ito itlog tsaka manok eh. Wala itong katapusan. Alam mo, Mars, kung talagang mahal mo ako, di amoy ko pala, alam mo na ako yun. Pero hindi. Kaya bagsak ka. Kahit ilang beses naman akong bumagsak eh. Alam ko, sasaluhin mo pa rin ako. Ang baduy mo! Ano bang kailangan ko gawin para mahalin mo ako? Respetuhin mo ang desisyon ko. At simulan mo na dito.